Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at huwag mo rin kalimutan i-click ang bell button. Ngayon guys, yung video na ito ay karugtong ito nung nakaraang in-upload ko. Yung nakaraang in-upload ko, paano ba malalaman kung okay pa yung purchasing visor o hindi na. Ngayon naman guys, ang ano naman natin, saan ba dapat nakalagay ang mga purchasing visor equipment natin, saan parte ng bahay o saan parte ng building. Okay guys, saan ba dapat nakalagay ang mga fire extinguisher natin o fire extinguisher equipment. Ang dapat guys, ang dapat niyang lalagyan guys sa mga malapit sa pinto at saka sa hallway, at saka guys sa pag mabilis siyang makita, doon yung dapat siya guys nakalagay sa electrical room. Yung dapat guys yung mga mayroong fire extinguisher sa kusina, dapat guys mayroon doon. Mayroon naman guys yung minsan, dapat guys nakahanging yung ano, yung fire extinguisher, naka-hook. Meron naman yung guys hook. Meron yung guys hook na sasabitan nyo ng handle. Kagaya nito guys. Ito guys, wala itong holder. Wala na siyang hook. Kasi malaki siya. 25 kilo kasi ito. Kaya siya guys, digulong na siya. Ayan. Yung maliliit guys, mayroon siyang hook. Mayroon siyang sabitan para dapat nakasabit siya guys. Ayan guys, ito may hook yan. Ayan, may hook siya dyan. Ayan, may hook. Dapat guys, nakasabit, nakabarin sa pader para madali siyang kunin in case of emergency. Tapos guys, sa iba naman, naka ito guys, naka box ito. Nakalagay ito sa fire box. Kung hindi man hook, nakalagay sa fire box. Ayan. Ayan guys, itong hook nito. Tapos guys, yung fire extinguisher na malalaki, ayan siya guys, katulad nito, ayan, may gulong na siya guys, kabilaan. Kasi hindi mo na siya pwedeng ihangin, kailangan mo na siya na may gulong. Ayan siya guys, may hose na din siya guys, kasi malaki. Tapos guys, dapat hindi ito nababasa, kasi pag nabasa ito, nabasa tapos nainitan, syempre bakal ito, may posibilidad na palawangin yung tangke. And dapat guys, hindi naulanan, hindi rin nainitan siya, para safe yung tangke natin ng fire extinguisher. Tapos guys, yung height naman ng kung mag-hook kayo ng fire extinguisher, kailangan guys yung madali lang abutin. Yung hindi naman masyadong mataas, hindi naman masyadong mababa. Kasi minsan may mga bata,
baka paglaruan, malaglag, ano pa yung paa. Ayun. Tapos guys, huwag nyong ilalapag guys yung fire extinguisher sa simento o kaya sa tiles, kasi pag natumba yan guys, siyempre mabigat. Maaring mabasag yung tiles. Oh my god. Kailangan guys, nakahangin siya, nakahook sa pader at sa mga malapit sa pinto at sa mabilis makita. Yan guys, hanggang dito na lang ulit guys. Maraming salamat ulit. Kung bago mo lang ito mapanood, kung bago mo lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at huwag mo rin kalimutan i-click ang bell button. Okay guys, maraming salamat guys sa pagsuporta ng aking channel at sa patuloy na pagsuporta at sa nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Bye-bye!